Ito naman, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na kanilang tututukan ang 17 Pinoy seafarers na bihag ngayon ng tinaguriang rebelding Houthi. Sinabi ni DFE Undersecretary Eduardo De Vega na babahala sila sa ngayon dahil sa dami ng mga Pilipinong seafarers na bihag ng grupo. Ang 17 mga Pinoy kasama sa mga crew ng na-hijack na cargo ship sa katimugang bahagi ng Red Sea sa unang bahagi nitong linggo. Ang kumpirmasyon mula sa DFA ay base na rin sa Manning Agency na nasabing mga Pinoy seafarers at kasama rin naman ang ibang mga dayuhang bihag. Ayon pa rito kay Yusek De Vega, posibleng kuniktado sa nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas ang naturang bagong insidente. Dagdag pa ng DFA, ang naturang barko ay maaaring tinarget dahilan sa pag-aari daw ito ng Israeli, subalit kumpanya naman ito ng isang Japanese company.